So, ang gagawin natin, i-cancel muna natin, no, yung service. So, click natin itong cancel service. Okay, so mga ka-iting, ngayon ay alamin natin dito sa ating video kung paano nga ba i-transfer yung ating mga Starlink devices, no? So halimbawa, pag tayo ay bumili ng Starlink sa ibang tao, and then once na gusto na natin i-transfer sa ating account. So ito, itatransfer natin to yung Rain Resin na yan. Okay, pinapatransfer na nung may-ari sa kanyang account, no? So ito yung gagawin natin para dyan sa gusto mo transfer ng kanila mga Starlink. Okay, so meron tayong mga precautions, no, kung ano nga ba yung mangyari pag tayo ay nag-transfer. So ito, i-click natin yan, yung manage, click natin yan, and then dito makikita natin, no, yung usage, subscriptions, tsaka yan, merong change service plan, cancel service, tsaka dito sa baba makikita natin ops yan, yung details ng ating Starlink kit, tsaka ito yung transfer. So pag pinoint dyan sa transfer, ito yung sabi, no, so in order to transfer, service must be cancelled and it must be at least 120 days from kit purchase or 90 days from activation. So pag tayo po ay nag-transfer, dapat yung ating Starlink ay nasa 3 months na, no, 120 days, 4 months or 90 days, so 3 months from activation, or yung 120 days naman ay from kit purchase. So ito ay inabot na ng 4 months, no, yung pagbili namin ng Starlink, kaya gusto nang i-transfer ng may-ari. So ang gagawin natin, i-cancel muna natin, no, yung service. So click natin itong cancel service. And then dito mayroong lalabas dyan. So sabi dito, are you sure you want to cancel service? Once you cancel, reactivation is not guaranteed and dependent on capacity in your area. If your previous subscription has been paid, you will continue to receive service, okay, through the end of your billing cycle. So dito halimbawa, no, pag kayo ay merong lapse dyan, sabi natin 1 month, so sabi nga dito, reactivation is not guaranteed. Okay, so if your previous subscription has been paid, you will continue to receive service. So dapat updated po tayo, no, sa pagbayad ng ating Starlink. So dito naman sa reason, yan, select reason for cancellation. So dyan, hanapin natin dyan yung I want to transfer my Starlink. So ito siya. Yan, so click natin yan. And then click natin yung confirm. Okay, yan. Okay, so service cancelled. Your service will continue through June 25, 2024. Okay, so click natin yung close. So kung pansin nyo dito sa transfer ay pwede natin siyang i-click, no? So kanina ay hindi pa natin siya ma-click kasi nga hindi pa natin na cancel yung ating service. So ngayon ay pwede na natin siyang i-transfer. So click natin yung transfer. Yan, so sabi dito, transfer Starlink, are you sure you want to transfer your Starlink kit? So sabi dito, upon transfer, service will stop immediately. Okay, Starlink is not responsible for the sale of, yan, so limbawa, pag bininta natin yung Starlink natin, yan, meron ditong precautions, no, si Starlink. The Starlink recipient is responsible for signing up for service on starlink.com. Subject to availability. So, halimbawa, pag kayo naman yung pinatransferan, so kayo na yung bahala dyan, no, sa pag sign up for service, no? Okay, so meron din dito silang si facts, so yung mga questions nila dyan, no? Kung ano yung mga policies nila sa pag-transfer. So, dito ay i-confirm lang natin, no? Confirm natin. And then dito, ilagay na natin yung account ng ating pagtatransferan, yung Starlink account niya, no? Usually, yung email address siya, no, na ginamit natin sa ating Starlink. So dito, ito yon si Sir Rain Casimero. Yan ang kanyang email address, yung account mismo sa kanyang Starlink. So i-copy lang natin yan. Okay, yan, copy. Then balik tayo sa ating Starlink.
Then dito i-paste natin, no? Lagay natin ang kanyang email dyan. And then click natin yung send email. Okay. So sabi dito, ang lumabas dito, preparing shipment. Okay, yung status na. So ibig sabihin, lilipat na yan, no, sa account ng pinagsinda natin. So kung click natin yung manage, okay, so makikita pa rin natin, no, yung kanyang usage dito. So your service is scheduled to end yan on June 25. So limbawa pag hindi yan nabayaran, so mag-i-end na yan, mag-stop na yan talaga, no. Mawawalan niya ng internet. Okay, so there are no Starlink devices associated yet. Your devices will appear here after the ship. Okay, so ito naman ay hindi naman natin kailangan ipadala, no, kasi nga nandoon na ito, na-install na ito doon sa lugar ng pinagtransferan natin, no, sa kay Rain Casimero. So antayin na lang natin na matanggap doon ni Sir Rain sa kanyang account yung ating pagtransfer ng ating Starlink kit. So update na natin mga ka-IT kung ano yung mangyayari, no. So as of now, ito lang yung makikita natin. Wala na tayo dito makikitang configure, stow or transfer kasi nga na-i-process natin yung transfer. Okay, so meron itong cancel or request refund. Yan, pag gusto naman natin. Okay, so yun lang kung paano natin siya i-transfer. So nag-change yung status niya dito, no, sa preparing shipment. So pag na-transfer na yan, pag na-receive na yan dun sa account ni Sir Rain Casimero, ay mawawala na yan dito sa ating Starlink account. Alright, sa may makaragdagang katulungan po, no, ay pakicommenta lang dito sa ating video. And of course, mga nais dyan umorder ng Starlink refurbished ay available pa po, no, sa kanilang website. So pwede rin po kayo sa atin mag PM. Yan, so meron pa ditong, yan, check nyo lang dyan. Halimbawa, yung address, sabihin natin dito sa amin para malaman natin kung meron pang, so halimbawa natin yan, para malaman natin kung meron pang refurbished. So dito ay, yan, lalabas siya. Meron pa siyang available for 14K. Yan. So habol-habol na sa mga wala pang Starlink dyan para sa inyong mga piso Wi-Fi business. So sa hindi pa dyan nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay pwede nyo nang i-click, no, yung like and subscribe button mga ka-IT. So maraming salamat and shout out dyan sa kay Sir Rain Casimero.